Sige po, recap lang this morning. Pwede po magtanong. So far, ano po yung... Hala po. Ano, meron tayong 30 minutes, oh. Start ko tayo, 9:30 na. Joshua, Joshua. Sige po. Question. Rejun. Nag-guess ba? So, may magandang maraming nakakilala ang nakakausap ka nun. Malkos. In a way, tama nun eh. Pero... backwards yun eh. Sinabi mo ito. Kaya nga inuulit nila yan eh. Kung hindi mo natutunan paano tayo nakarating dito, subukan kaya natin yun. Kaya yeah. Cross ng binigay ng Panginoon sa kanila. Eh, dapat i-ano nila sa hindi ko sana, para hindi makagulong sa si Pastor Bar, hindi makagulong, dapat sinunod nila ang aral, ang salita ng Diyos, yung batas ng Diyos na i-apply sa kanila, dapat yung mga leader, para yung, para ang makinabang sana yung mga tao sa mundo. Para hindi magkatuyo ng inano ko eh, kasi maganda sana ang aral ng Diyos eh. Kasi ang mga leader kasi ang may problema eh. Pero hindi tanong yan tayo, hindi yung tanong. Yun ang tanong kasi hanggang ngayon, nanatili tayo sa yung sa demokrasi ngayon, Pastor. Okay. Ngayon ang, ngayon pa rin, nagkagulo pa rin ang demokrati ngayon dito sa ano eh, ginagamit natin sa Pilipinas. Eh. Okay. Magulo pa rin. Tanong po ba yan o ano? Yun lang na ano ko, Pastor, yung sistema pa rin, kahit maganda sana ang rules ng binigay sa atin ng ano, pero hindi pa rin nasusunod ng... So ano po, tanong po ba yan or ano? Ay, yung tanong, ang tanong ko, Pastor, paano pa natin ma-apply yung batas ng government sa batas ng Diyos? Yun ang yung set yung sabi, Pastor, kasi makukulik pa ng maayos pa. Okay, very good, no? Salamat po. May nabanggit si Kanis Kredjun na hindi na, ano no, tama yun eh. Actually, yun ang mamaya sa natin. Conclusion eh. Parang sinasabi niya doon, eh parang sundo niya mga tao yun, yung mga leader nga eh. Ito po sabi sa Bible, sa Deuteronomy. Kasi nga, alam na ng Diyos agad eh. Sabi niya, huwag kayong mag-establish ng hari. Ako ang hari niyo eh. Kasi sabi niya, kung sakali, alam na agad niya eh. Kung sakali magkakaroon kayo ng hari, piliin niyo, kapatid niyo. So, sa panahon natin ngayon, obviously, hindi kapatid na ano to. Spiritual to, nakapatid. So, sa church, tapos na natin yung ano, di ba, yung nasa Timothy 3, di ba? So, sino yung lahat mag-rule? Kasi kahit sabi niya sa church lang yan, nag-rule pa rin yung pastor, di ba? So, tanong niya, sino yung next na pasto? Kung saan yung matay yung pasto? Yan, ganun yun eh. Sino, ako yung dapat siya, hindi, ito yung panok ko eh. Ito yung mas magaling. Hirap. Nagulo yan. So, ang galing ng Diyos, binigyan na agad tayo ng at least yung guidelines. So, sa kanila, talagang bansa sila eh. Tiyok kasi nga eh, di ba? Sabi niya, sige, kung sakali matigas ang ulo nyo, di mapigilan kung magkakaroon kayong hari, at least kapatid nyo. Pero, sabi dyan, ito yung rule, dapat hindi siya mag, hindi yung bumutit lang yung horses, hindi siya magpapayaman, hindi siya magpapabalik sa Egypt, kalaban natin yan eh. Hindi, nagbati na kami ng Egypt eh. Hindi, carnal yan eh. Lahat ng mga false gods nang galing dyan, tapos babalik ka dyan. Hindi, magaling sila yan eh. Hindi, tingnan mo. So, okay, spiritual sa atin ngayon, huwag ka nang babalik sa mga inalisan mo. Kunwari, itong mga, lalo mga Kristiyano. Alam mo lang kung saan ako umalis eh. Tapos titingin ka pa doon, ay, titiktok sila, yung mga classmate ko, yung mga kapitbahay ko dati, kasi nakasama rin naman sa church yan eh. Kaso, mas parang masarap yung buhay nila eh. Tumitingin ka kasi doon eh. Huwag ka tumingin doon.
inuutos na lang gusto, huwag ka ng tumindo, huwag kang babalik doon. Huwag siya magpayaman, magpalakas. Kaya may maganda, alam niyo ba, may mga gandang gobyerno ngayon na mas maganda pa sa US. Kasi yung US to, guilty na naman sila dito eh. Sobra-sobra po yung ano nila, power nila. Hindi dapat gano'n. So, yung mga magaling na gobyerno, ginagawa nila, sakto lang. Na kaya nilang depensahan lang yung sarili nila. What is this na gumagasas ng sobra-sobra? Kaya kahit yung US nyo, nagreklamo eh. Alam niyo si Pat, nagreklamo siya. NATO, halos hindi na NATO yun, parang US lang yun eh. Oh, pag sa pondong pag-uusapan, halos US na nag... Kaya sila yung pinakamalakas, pero kunwari may alliance, pero sila yung gumagasto. So, nakita niyo yung problema doon. Problema din. So, kaya sabi ng Panginoon sa kanilang rule dyan, ganito, sige, kung sakali magkakahari, huwag kayong masyadong mag-multiply yung horses. Sabihin niya, magpalakas ng military. Makakasama sa inyo yan. So, balik ko kayo sa sabi ko yun ngayon. Yes, may mga harem. Yes, may mga kapangyarihang binigay sa'yo. Pero, may meron pa din guideline na susundin galing sa Diyos. Yun ang magiging niya kanina. Kaya, tama yun. So, tanong niya ngayon, paano nga natin kaya gawa yan? E, sumunod tayo sa Diyos. Lalo yung mga ruler. Eh, paano nga mangyari? Titikis ng ulo niyan eh. May ginagawa natin ngayon. So, winning, twist the word. Ito mo ngayon, ito mga bata ngayon, later, di ba? Sino mga umunuan? Kaya si Acosta, eh, nakatingin sa young people eh. Ang galing naman ako doon. Kaso kung ikaw mo siya mga monitig o, tapos ang commission mo galit sa Diyos, so mag-stoop down ka dyan sa mga yan, politiko, ano ka na. Kung gusto mo talaga silang ma-influensyaan, gawin nila yung tama sa buhay nila, ikaw mismo, ikaw muna. Kaya si Acosta, ano mong ginagawa? No? Pentecostal ata yun, ewan ko. Kasi namimigay nga, ginawa ang politika, yung church. Diba sabi sa Bible, ano, pa ikaw yung namigay, huwag mong pakita. Eh, mumuliti ka siya eh. O siyempre, susuwayin niya yun. Hindi naman susundin ng mga tao ngayon, mga kabataan na sinasabi niya, nasabi niya dapat na makadyos sila, eh ikaw hindi. Nakita niyo po yan. So, gantong iagawa natin, kinukumpara natin yung ating sarili bilang anak ng Diyos at sumusunod batas ng Diyos sa mga tao. Na again, pinapakisamahan natin yung tao, pero mas mataas na tayo, sila yung influence natin. Hindi sa paraan nila, hindi sa kanilang terms. Okay? Paraan ng Diyos dapat. Eh, basta ang hirap na ginagawa ko, hindi ganun kumikita. Yung mga mayor, kumikita. Eh, bahala sila. Ayoko din nun, dahil hindi sa paraan ng Diyos. Basta na ganun tayo lahat. Okay, this time, question. Kasi ang mayan. Ready na ba? Ang hinihintay namin? Pagkain? Ha? Dati na? Hindi pa. Ah, sige, magsendok na. Kasi makitulungan po iba habang tayo ay question and answer. Sige po. Ito na ako ah. Go! Ate Marge! Nasabot na pasto eh. Alin sana po? Yun yung paano susundin ng mga tao? Paano susundin? Ayaw ka! Tumuhan mo, parang bata! Diba, sabi sa Bible, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Eh, basta, yung tatandaan na naman. So, hindi, at least, ano natin yung generation ngayon. Hindi pwede sabihin na, diktahan natin si Marcos ngayon. Wala na, magana ako rin. Pamilya na nang mag-anako yun. Kung magkakamay kaibigan mo yung apo niya, pwede. Share mo ng gospel, maligtas siya, may pag-asa tayo. Kailangan unahin yung ano. Ang perspective natin mga Kristiyano, eternity, hindi na tayo nagmamadali na ngayon mismo, dapat 20 pesos. Ha? Laban yan. Wala, tabaho ka na lang. Wala eh. Kaya palitin yung ano, ice candy na lang pala yun. Question. Gusto kong sagutin yung sabi ko yun. Dictator, di ba yun nga? Hindi na sagutin na kanina. Eh, mas maganda pala yung dictatorship kasi hindi na dumadaan sa debate. Pag gustong pababain yung bigas, baba agad. Tama naman yun, pero ganito yan.
paano ba bumababa ang bigas? Ang presyo, basically, nasa bagay. Ano yun, gagawin lang? Tsum! Pwede, kaso may consequence yun. Kasi, ganito yan, bago ang pudos ng bigas, ganito, sa lahat, nakikita niya yan, di ba yung proseso? Una, panin, pinhi. Bago pala yun, bubungkalin yung lupa. And then, bibili, ako binibili nila yung ano yun. Fertilizer. Yung fertilizer, tsaka yung mismong ano, buto ata. Ay, binhi. Kaya alam ko ah, kasi alam ko, dinevelop yan ng ano eh. Kaya hindi nila... Nung araw kasi, Pastor, ano yun eh, yung tayo pa yung namumuna, tayo nagtuturo. May sa pag-aaral dito sa Pilipinas, Pastor. Yes. Yung, tayo ang... Nakapunta kami doon sa UP. Tayo po yung nag-ano eh, yung nagtuturo sa Vietnam eh. Ano mo yung UP yan? Paano magtanim? Kasi pinapaganda talaga ni Marcos nung araw yung agriculture. Okay. Nung siya pa nung araw, bawal yung mga nag-aano ng lupa just part ng taliman ng palay. Huwag nyo gawin sa division yan kasi yan ang source ng income ng mga palay. Diba? Okay. Ano lang yan? Tatlong taong mag-aatatlong sa isang taong tatlong business ng marketing yan dapat. Okay. So kaso, nung nagpalit ng presidente, pinayagan na nila ngayon. So yung pagdating naman po sa land before, nag-shortage po tayo ng 6 ng palay. So, depende nga kasi yan tayo, kasi yung iba, kanya-kanya ng discount eh, kung lupa mo yun. Eh, kaya lang, pinag-ingga ko si Bidir eh, tsaka si Tulfo. Nag-dilipate ko naman eh. So, sabi ni Bidir, wala lang pagkakita yung mga ano eh, hindi na sila kumikita sa field. Siyempre, bibenta nila eh, may tama rin. Alam ka namang bigtahan natin yun. Oh, kung bibenta yan ha. Eh, hindi ko na kaya magsaka eh. Yung anak ko, ayaw maging magsaka eh. Oh, didiktahan mo yun, didiktahan ka na rin. So, hindi ganun padali kasi, kuya. Pero yan ang ginagamit ng mga diktador na propaganda. Kunwari sila ay concerned sa'yo. Diba? Huwag natin payagan yan. Ano mangyayari sa kanila? Hindi mo kaya nila magtanim. Eh, huwag yung ano yan, huwag yung ibenta yan kasi tataniman yan. Sino magtatanim? Diba? Mapilite, ayun. Ano na yun, komunista na yun. So, anyway, maganda yun. Ganito, yung gobyerno kasi, again, common funds yan eh. So, dapat sila lang yung mag-direkta. Kunwari, yung mga isama kanina na residential. Yung residential area dapat maayos para sa mga tao. Yung mga field kasi pwede sa medyo mga ilalim eh. Mabahama yan, okay lang. Medyo. Okay. Diba? So sila dapat yung nag-aaral para sa kaubuti ng tao. And then mag-aaral sila, sabihin nila, oh, mga farmers, din mag-aaral sa inyo, mga residential, mga developer, ito yung maganda sa inyo. Yung mga regulasyon. Kaya yun yung magdidikta. Kasi pag nagdikta na, sila na yung kikita doon. Okay, mamaya pupunta tayo doon sa insider trading. Okay? Na kung saan sila yung gumagawa ng batas, sila rin yung may kinapa. Which is bawal yun sa atin. Kaya sa kanila, hindi. Ba't ganon? Conflict of interest yun. Kaya nangyayari. Hindi natin, karamihan tao hindi na alam. Kasi yun nga, katulad ni Bindiya, at ni Tulpo, mag-indipati kunwari. Pero walang mangyayari doon. Nagpapogi lang sila. Sinayang lang nila yung pera natin, ang binibati na kunwari lang naman. Kasi yung matalino talaga, alam nila yung sagot dun eh. Diba? Hindi sabi natin ngayon, tingnan mo yung the best, huwag mo sabihing left and right lang. May common ano yan eh, ground na... Okay, benta natin yung basta residential kasi dumadami yung tao, alam ko naman hindi. Pero yung iba, ang laki ng mundo, diba? Ang laki ng Pilipinas. Oh. Ayun, pag dumadaan tayo ng alahala eh, nakikita mo. Wala, tambak yung lupa na walang isasaka. Tapos pagbabawalan mo, hindi mo babawal mo. Okay, so tayo ay... This time, kaya muna tayo. So kaya tayo ng mabilis, saka ng maayos, fellowship. Kaya mamaya ang hapon, ang alasin ko tayo. Sir, po yung sa totalitarian to. Totalitarian.
Ibig sabihin lang yan, total control. Ibig sabihin, kami ang magka-desisyon. Kahit ayaw nyo, parang kami ng Marcos nga. Eh, basta, 20 pesos lang ang isang kilo. Hindi mong tatanong sino mag-isaka niyan. Sinong gagastos? Ay, malulubi ako dyan. Hindi, huwag na lang. Hindi na lang na wala ng bigas. Diba? Hindi, gusto ko yun eh. Dapat gano'n kasi ako may total control. Kontrolado mo ba yung weather? Kontrolado mo yung puso ng tao? Hindi naman. Hindi magkakagulo-gulo. Nangyari na po yan sa China. May time na ganun din yung otak ng sinabaw si Duhan. Ang dami na matay. Nagutom. Yun ang masaklat doon. Ang dami. Laki mo ba China gano'ng kalaki? Oh, para sila magugutom doon. May mga policy silang pangit, mali. Kasi gusto nila basta ganyan. Ha? Basta ganun. Nagutom. Namatay sa gutom. Ang dami na. So yun yun. Kasi total control. Bandang huli. Sabi, may sisi. Ikaw nag-utos yan eh. Diba? Eh, gusto ko total control eh. Kaya mo ba lahat? Tama ka ba lagi? Lagi ko nag-isip. Kumi-input ka sa iba. At yun nga. Diba? Yung parang kanina example sa market. Bahala yung tao. Magaling ka, magaling ka. Doon ako sa isa. Ay, ayoko na ng kape. O, yung pala ko yung wala. Bahala siya. Bahala siya. Kung siya pipiliin. Hindi siya mayroon sa kape. So, bandang ulit, mag-iisip din yung tao, ay, sobrang dami na pala nagka-kape. Ay, coffee shop eh. Iba naman. So, bandang ulit, panalo yung tao. Okay, so this time, kaya tayo. Resolve nyo yung mga tanong nyo. So, at least, play tayo ba? Sino? Brother James. Tayo. Mamaya hapon, balik ka. Okay, let's pray.